guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba ang ilan pa sa mga kapangyarihan ng ating luya na nagdadala sa atin ng swerte sa pinansyal, sa love life at ganun din sa mga kahilingan natin at ano-ano mga dapat nating gawin para mas maging epektibo pagdating po sa luya at kung ano-ano ang mga magagandang na idudulot sa atin ng luya. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kagaya po na naikwento ko sa inyo, alam nyo ba po, sa pulpo ng aking pagkabata, basta gumagawa po ako ng ritual na walang nakakaalam. Kumbaga, hindi rin alam ng nanay ko, hindi rin alam ng ate ko na ako po ay mga gumagawa ng ganyan. Kasi natatandaan ko dati, ang ate ko po ay naghalo-halo po siya ng kanyang kaibigan. Ngayon, wala po silang benta at iniisip nila baka yung halo-halo nila mga ginawang sagu-sago ay mapanis. Ngayon po, ang ginawa ko po, kasi saktong-sakto, ang nanay ko noon ay nagbunot po ng luya kasi may mga tanim po kami ng luya. Hinugasan po ng nanay na mabuti at naglagay po sa rep. Ito po ay madalas ginagawa po namin sa labat pag wala po kaming kape. Or kaya po, alam nyo po ba yung sinasangag po ang bigas at yun po ang aming kinakape nung kami po ay bata pa. Wala po kaming pambili ng kape. Ang sobrang kahirapan po noon. Ngayon po, ang ginawa ko po ay kumuha ko ng isang piraso na luya. Yung maliit na maliit, hiniwa ko po yon at pagkatapos ay ibinilad ko po to sa arawan. Tapos sabi ko po ay pagkalooban mo kami ng madaming pera. Pagkalooban mo ate ko ng maraming benta. At pagkatapos po niyan ay inilagay ko po ito sa damitan ng ate ko. Tapos po kasi mga panahon na yon ay ako po ay may pagkapakalimera, isinot ko po siya doon sa damitan ng ate ko. Tapos po, nung araw po yun, natatandaan ko, ay umuwi ang ate ng maraming bentang, yun nga, naubos po ang kanila pong halo-halo. Tapos yun, kumupit ako, tanda-tanda ko, dahil wala kaming baon. Ayan, kaya, na kumbaga yung akin namang ginawa ritual para sa kanya, ay para sa makakupit po ako, charot, hindi. Pero kumupit talaga ako nun. At nahalata rin ako ng ate ko kasi may baon ako. Hindi naman ako nabigyan ng nanay. Ayun po ang aking hindi malimutan sa pagkupit. Pero inisip ko noon ay nakatulong din ako sa ate ko nang hindi niya nalalaman dahil sa ritual ng luya. At naubos po ang kanilang paninda kasi parang magdadalawang araw na ata noon. Nagsimula sila, wala pong nabili. Magdadalawang araw para nadidinig ko sa kanilang usapan ay baka mapanis daw po yung sago at saka gulaman na kanilang ginawa. Kasi parang nag-iiba na po yung kanilang kulay. Natatandaan ko po yan. Kaya naisipan ko po noon, ay ko, gagawa ko ng ritual. At yun nga po ang ginawa ko. Binilad ko po siya sa arawan. Kasi noon po, saktong wala po akong makalaro noon. At napakarami po naming, mahilig po kasi akong parang may sariling mundo na ako po madalas nakikipaglarulan doon sa may taas ng mangga. Kanya-kanyang manggahan po kami or kaya kanya-kanyang puno. Dahil dati po medyo may pagkamalaki po yung lupa po namin sa Batangas. Ganun lang, kumbaga sa pananim kami at saka sa lupa, asenso. Pero sa financial, wala. Kumbaga magbebenta ka ng mga gulay-gulay para magkaroon ka ng pera. Pero pagdating sa mga ganun, ay masagana po kami. Kaya sa mga ganun ritual, ay talaga namang ako, alam na alam ko, pagtungtong po lalo na sa mga ganyan. Na nakukuha lang namin sa mga ganyan. Tapos, sa liwanag ng araw na ako'y paduyan-duyan at ako ay naglalarong mag-isa. Ngayon po, ito pong luya ay napakabisang makapangyarihan. Lalo-lalo na rin po sa love spell. Kung kayo po ay nakakain na ba po kayo ng luya? Luyang ganito na buo na inislace nyo at nginuya. Kung kaya nyo po ito ay napakaganda kasi ang anghang, ang talas ng ating dila at anghang ng pinagsama ng luya habang ating nginunguya at tayo po ay nananalangin para sa ating minamahal ay mabilis po ang talab. Kung nalalaman nyo po ba ito? Alam nyo ba po ang mga ganyang pamamaraan? Ganito po yan.
Ngayon po, kumuha po kayo ng konti lamang naman. Hindi naman malaki, hindi naman marami ang nguyain nyo. Kumbaga, kung mahal nyo ang isang tao at gusto nyo po na bagay mas mahalin kayo ng tao na minamahal ninyo at kung ano man ang inyong kahilingan sa ating luya ay mabilis pong tumalab, minumungkahi ko po kayo na ngumuya kayo ng maliit na piraso ng luya. At pagkatapos po niyan ay kumuha kayo ng luya at isulat niyo po dito ang tunay na pangalan ng target natin ng inyong minamahal. At pagkatapos po niyan, kumuha po kayo ng isang papel at pagkatapos ay isulat niyo po ang date, isulat niyo ang tunay na pangalan ng target natin ng minamahal niyo at pagkatapos ay isulat niyo lahat ang buong detalye na gusto niyong maganap. Sabihin niyo po doon ay mamahalin kayo ng labis-labis at higit pa sa buhay ninyo doon po sa ano yan, sa kahilingan nyo doon sa papel, mamahalin kayo ng labis-labis ng taong ito, nang hihigit pa sa buhay po nila. Or kaya mamahalin kayo ng, kumbaga sasambahin kayo, basta yung mga todo-todo ng mga panalangin. Pero ako, ang ginawa ko sa mister ko, kasi ang mister ko po dati, mga panahon na yan, ay talaga namang saksakan ng guwapo. Kumbaga, kung ikaw makikita mo siya, ay hank na hank, ala parang Piolo Pascual ang dati nga na nag-gym pa siya dati. Tapos, kasalukuyang pinakilala siya sa akin. Nung pinakilala siya sa akin, hindi ko rin naman, kumbaga, mga panahon na sobrang bata ako pa kasi bata po ako nung ako ay nag-asawa na. Ngayon, parang wala rin naman sa isipan ko na siya. Pero, medyo nagustuhan ko rin ng konti. Pero, panahon na yun, medyo ako po, kumbaga, wala pa sa isipan ko yun. Kaya lamang, kumbaga, nanligaw po siya sa akin at naisipan ko na mabait po talaga. Talagang noon pa lamang, talagang napakabait niya na sa akin. Pagkatapos, nung nagkagusto na rin po ako sa kanya, ay talaga namang ginamot ko na po siya kaagad. Kaya lang, in-stop ko kasi inisip ko naman noon, ay baka ma-over. Pero noong nagkaroon na kami ng problema, ay talagang niluto ko po ng hustong-husto. Ay talaga naman, kaya kapag nakikita siya ng aking mga kaibigan, sasabihin sa akin, sa kumbaga, asawa mo pa lamang, panalo ka na, kumbaga, dun pa lang naka-jackpot ka na, eh paano ba naman? Kasi, napakabait, ni hindi po yan nagyoyosi, ni hindi po yan nainom ng ala. Kumbaga, pag ako, nakikijoin po ako sa mga kaibigan ko, nakakainom, paminsan-minsan, kung ayon sa okasyon. Pero yan, hindi po talaga. Makikiano lang po yung makikijoin sa kuya ko. Yung kumbaga, nakikisama. Pero, hindi po talaga siya nainom. Tapos, siya po ang naglalaba. Siya po ang nagluluto. Kumbaga, ako gigising lamang. Kakain na, nakahain na. Siya rin ang nagugas ng pinggan. Lahat-lahat pa yan. In short, all around. Kumbaga, nung nalaman ng kaibigan ko, sa dumating po sila dito, nakita, nagsasampay ang mister ko, ay nagulat. Ang mister daw niya, ultimong paghuhugas ng pinggan, ay hindi daw po nararanasan. At talagang, kumbaga, yung ginagawa ko, ay sila po yon ginagawa sa kanila ng kanilang mister. Kumbaga, ultimong kinainan, ay kaya nga po, kasi nga po, dati, naranasan ko rin yung sobra-sobra talaga na paghihirap, yung pagtitiis. Eh, kaya lamang, and kumbaga, sabi ko sa isipan ko, aba, ginagawa mo sa akin to, ay lulutuin kita, patay ka sa akin. Kaya, pero ako po, kung gumawa ako ng ritual, nagtitiis ako, hindi ako madakdak, hinahayaan ko lamang po siya, bahala ka, ganyan ka, gagawin kita ng ritual. Ganun po yung mga gumagawa ng ritual. Hindi po yan yung mga madakdak. Kaya kailangan po, sikreto lamang po ang paggawa ng ganyan. At pagkatapos po niyan, ay di, naisulat nyo na yung pangalan. Gantong-ganto po yung ginawa ko sa mister ko. Pagkasulat ko po ng pangalan, at ganun din po yung mga kahilingan sa papel, lahat-lahat na po ng mga kahilingan ng walang sana, ay ibinalot ko po siya. At pagkatapos po, ay sinabi ko po dito, bago ko po siya ibaon sa may silangan, sinabi ko po na ako ay sasambahin mo lahat ng mga magaganda. Sabi ko po, mamahalin mo ko ng labis-labis at wala ka kahit sino man maipagpapalit sa akin. Ako lamang ang bukod tanging magiging babae na una't huli mo nang mamahalin. At kumbaga, ako iyong paglilingkuran. Ayan po
ang aking po mga sinabi. At pagkatapos ay ibinaon ko po siya doon sa may silangan, doon po sa aming harapan na ito, sa may silangan. Ibinaon ko po siya at hinukay ko po doon. At pagkatapos po niyan ay ang ginawa ko pa ay kumuha ako ng pulang asukal at aking inilagay kung saan ko po ito ibinaon, kung saan ko po siya ibinaon na lupa. At pagkatapos sabi ko po doon sa araw, natatandaan ko pa, araw, ikaw na ang bahala mag-manage ng aming buhay. Itinataas ko na sa iyo. Lagi ko po itinataas sa araw eh. Kasi mula nung ako'y pagkabata, yun po ang lagi kong, kumbaga, kalaro ko. Kung pag ako'y naglalaro, so, sinusundan ako ng araw. Sabi ko, sunod ka ng sunod. Yung mga ganyan. At iniisip ko po noon, nung maliit pa ako, pag halimbawa, wala kaming ganito, lagi ako na naghihiling sa kanya. Sinasabi ko na, araw, bigyan mo naman kami ng pera, ganyan-ganyan. Yun po ang lagi kong ano. Kaya lamang ako ay nawaglit sa kanya nung mga eto na, yung ako po ay, kumbaga, naging magulo na ang landas. Doon po ako, kumbaga, nawalan ako ng ano sa kanya. Kaya ako'y tinapik. At kumbaga sinabi sa akin na ibalik muli ang aking mga nalalaman. Kaya yun, nagdire-diretso po muli at aking nag-wish ako sa kanya bago sumapit nga po itong, hindi pa ako nagbibidyo noon, itong 2019, noong Oktobre ng 2018, bago mag-2019 ay ginanap ko po ang lahat ng yan. Nang ito naman ay nareceive ko lahat ang mga biyaya nung 5 months pa ng 2019 dahil ako nga po ay nainip. Ayan, yan po ilan sa mga pinakamabisa pagtungkol po sa luya. At pwede rin po ito, halimbawa sa pera naman. Sa pera, kumuha po kayo ng luya. Tapos sulat nyo po dito ang tunay na pangalan po ninyo at ipilido. Tapos isulat nyo po dito, ang gagamitin nyo ay ball pen na lang. Or kaya po ay pwede rin po ang pako, yung matatalas. Isulat nyo po money, prosperity. Tapos sulat nyo po dito bala na po kayo, health, lahat-lahat na. Abundance, lahat-lahat na kung ano po mga gusto po ninyo. At pagkatapos po niyan, ay patutuyuin niyo po to sa sinag ng araw. Tapos habang natutuyo po siya, araw-araw niyo pinupuntahan siya, sabihin niyo po ipagkaloob niyo po sa akin ang mga biyaya na matagal ko na pong inaasam. Sabihin niyo po sa araw habang ito po ay natutuyo. Basta halimbawa 6:30 niyo siya inilagay or kaya alas 7. Basta hanggang alas 8 lamang po siya ha. Pagtas kunin niyo siya, tas itabi niyo po muli, pwede po sa damitan niyo. Kasi yung pong aroma nito at saka yung mga wishes niyo, pag po yun nakukulob sa ating damitan, humahatak din ng swerte sa mga damit po natin. Kumbaga kumakapit ang swerte. Doon nyo po siya itabi kasi doon ko po siya itinatabi. Pagkatapos po niya, 1 week ko po siyang ginagawa hanggang sa totaling, bala po kayo hanggang sa totaling, kailangan dry na dry po kasi siya. Kasi yung mga panahon to, summer to, ang bilis pong na dry sa pagpapatuyo ko po sa kanya. Tapos po ay ibinaon ko po siya dito rin sa may silangan sa amin. Tapos sinaluan ko po yan ng konting asin. Di hinukay ko po siya sa lupa. Kinaluan ko po siya ng konting asin. Tapos durog po ng dahon ng laurel. Tapos inanuhan ko rin po siya ng cinnamon powder. Tapos ang pinaka-pinale, tinusukan ko po siya ng sanga. Sanga lamang ng money tree. Tinusok ko po siyang ganyan. Tapos yun po, nagdire-diretso na ang swerte. Basta ako po kasi mahilig sa mga naniniwala po ako at may kaalaman ako pagdating sa mga ritual na mga ganyan. At kumbaga kung ikaw kaibigan ko, kagaya ng mga ilang kumbosing na manonood at kagaya ng mga kaibigan ko at hindi pa ako nagsisimulang mag-video yung mga napayuhan ko na okay na ngayon at mga napunsoy ko po ng mga nagdaang panahon ay talaga namang okay na. Ang kanilang pamumuhay sa ngayon ay talagang isa na rin po sila sa mga bossing na manonood ko na nagkabalikan po muli. Kumbaga ibig sabihin, nagkaroon ng komunikasyon. Dahil po sa YouTube, nagme-message po sila sa atin na natutuwa nga at dito muli nakita. Kasi medyo nawala na po kasi ako doon sa dati kong pwesto at ako'y napupuntahan nila dati. At may dati pa may gusto pang isang jeep na pumunta dito sa amin at inaalam. Nako, ako po nagtago. Ako po kumbaga nilihis ko po talaga kasi ayoko ng mga ganitong sitwasyon. Kaya lamang talaga namang lumalapit talaga at kaya kumbaga naisip ko po talagang ito na ang nakatakda. Kaya ito po idedire-diretso ko na. Yan po ay ilan sa mga ritual pagdating po sa luya. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel.
kung kayo po ay gagawa ng mga ganito ritual, kailangan po ay sa isipan nyo, lubos ang paniniwala ninyo na kayo po ay kung ano man ang inyong ritual na ginagawa, na kayo ay aasenso, yung mahal ninyo ay lalo kayong mamahalin, yung mga ganyan. Basta kailangan lubos po yung inyong paniniwala at ganun din po yung iniisip po ninyo ay magaganap. Gaya na sabi ko po sa inyo, kung ano po yung salitain natin, kung ano po yung ating iniisip, yan po ay magaganap. Kaya isipin po natin mga magaganda. I-throw away na yung mga pangit sa ating buhay, sa ating kalooban. At ang isipin po natin ay magaganda. At yan po ay sinisigurado ko sa inyo, yan po ay magaganap. Yun lang po guys. Salamat po.